Hello guys, Sir Dan po ulit. Ngayon, tuturuan ko kayo pa paano mag-download ng isang application para sa inyong computer para makagawa tayo ng mga reaction videos tulad ng mga iba na mga YouTuber yung merong maliit na video sa gilid. Tapos, may video silang pinapanood, ganyan. Tapos, nagre-react sila. So, una, buksan natin yung browser natin. Tapos, search natin yung OBS Broadcaster. So, eto, yan yung unang-una na lalabas. Okay? So, ayan. Click natin yan. Okay, click. Then, eto na. Several months later. Ito na yung website nila. So, ngayon, pipili tayo kung ano yung software natin. Tapos, tingnan natin dito. Ayan, free and open software for video recording daw, ayan. So, ibig sabihin, libre siya, at open source siya. So, wala nang babayaran, wala nang mga kung ano-ano pa. So, Windows yung da-download ko kasi PC, Windows yung akin. So, depende na sa inyo yan kung ano yung da-download ninyo. Then, sa akin, antayin ko lang na matapos yung download. Ayan, antayin lang natin. Okay. 6 hours later. Oh, tagal. Medyo matagal, sorry. Medyo mabagal yung internet saka yung laptop. Ayan. Lapit na. Konti na. Konti na lang, guys. Pwede na. 2 hours later. Okay, ayan. So, na-open na natin. Open natin. Tapos na yung download. Okay, open natin. Click lang natin. Sige. Tagal mag-open. So, eto na. Mag-install na natin. Next, next. Okay, ayan. Next lang natin sa install. Tapos, wait lang natin matapos yung installation. Okay, ayan na. So, i-launch na natin. Open na natin. So, meron na siyang shortcut sa desktop kung gusto nyo buksan. So, eto na. Ayan. Okay, eto na. Bukas na siya. Yay! So, ayan. Yes, yes, yes lang. Tapos, tingnan natin to. Kung gusto natin ng streaming, pwede rin siyang gamitin sa streaming. Pero pwede din sa mga recording. So, piliin nyo ano yung mas gagamitin nyo siya para ma-optimize yung settings ng application. So, para sa akin, magre-record lang naman ako. So, recording. Then, next. Then, dito, piliin nyo lang yung kung ano yung resolution na gusto ninyo. So, sa akin yung pinakamaganda na resolution para sa akin. Yung pipiliin. Okay, ayan. So, papakita dito yung summary. Tapos, apply settings natin. Okay. So, ngayon, meron pa tayong isa pang babaguhin bago natin ma-start ang gamitin. So, itong setting. Ayan, setting. Open. Click natin yung settings na yan. Then dito, meron dito na hahanapin tayo yung output. Ayan, output. So ngayon, papalitan natin tong format ng mula sa MKV yan, gagawin natin MP4. Ayan. So, apply. Tapos yung sa audio. Next natin yung audio. Kung meron kayong mga ginagamit na mga external microphone, dapat palitan nyo rin yan para maganda yung sound ng inyong reaction video or yung streaming nyo. Okay? Ayan. So, wala naman na tayong ibang pambabagoyin dito. So, medyo tingnan-tingnan lang natin. Then, okay. Apply, then okay. Or pwede na okay na rin. So, ito na. Hanggang dito na lang tayo, guys. So, kung gusto nyo gumawa tayo ng panibagong tutorial video para paano gamitin ito, sabihin nyo lang para magawa natin. Sige, maraming salamat po. Salamat sa panonood.